Hello guys, happy day. This is Ranger, and our topic today is about negotiative. Okay, actually, first time ko to mag-share ng mga bagay-bagay na experience ko dati sa buhay ko. Actually, may negosyo kasi ako dati eh. So, gusto ko lang i-share kung ano mag-handle ng negosyo. Lalo na yung mga OFW, yung mga kagaya ko na taga-abroad na gustong mag-negosyo sa Pilipinas. Ang negosyo kasi parang ano yan eh, parang sugal yan. Pag minsan talo, minsan panalo. Pero mas maganda siguro yung mas magaling ka, madiskarte, matalas yung isip mo, malawak yung isip mo, at saka marunong kang humalap ng paraan kung paano mo mapalago yung negosyo mo. Yun ang pinaka number one. At saka negosyo ko dati, mayroon akong maliit lang na kainan, at saka sipod sa kainan. So, nang time na yon, that was 2004, nang nasa Pilipinas pa ako, maganda yung negosyo so far. Noong una, nang time na yon, medyo may kaunting kahirapan. Kasi nag-umpisa pa lang. Pero ako kasi, alam mo minsan, kahit na anong negosyo, basta mayroon lang akong puhunan, hindi mahirap sa akin. Problema kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin entrepreneur ka. Pero sa ngayong sitwasyon, medyo mahirap eh. Yung negosyo mo puro na lang utang, bayad, utang na ano kay, parang naghahabol ka eh. Hindi katulad na mayroon ka talagang pera na pagtustos kung sakaling nag-uumpisa ka pa lang, diba? Yung mga entrepreneur, pag may diskarte ka sa buhay, nandyan na yan eh, nandyan na lahat. At saka yung negosyo ko dati, ayun, iniwanan ko, that was 2004 kasi pumunta ako ng UK. So parang akala ko kasi sa abroad, maganda yung asenso tayo diretso. Pero sa totoo lang, kayod rin dito, mahirap magtrabaho sa abroad. Alam mo yung nagkuha ng negosyo ko, nag-take over ng negosyo ko. Ngayon pwede natin masabi na marami na siyang pera. Mayroon na siyang mga sasakyan, kotse, may mga motor na siya, may mga bahay na siya sa subdivision, may mga piggery siya, may mga tatlong branch siya, mayroon siyang mga kung ano-ano lang na mga negosyo na mayroon siya, at saka mga nabili niya na para sa sarili niya, sa pamilya niya. Nakita ko. Kung i-base mo yung sitwasyon ko sa sitwasyon niya, napakalayo. Kaya sabi ko sa inyo, magaling lang talaga kayo sa Pilipinas. Hindi na kayo kailangan mag-abroad. Hirap ng buhay dito sa abroad. Maniwala ka sa akin. Dapat sa abroad, madiskarte ka rin. Dapat skilled ka. Yun ang number one, skilled ka. Kasi pag wala, mag-aasa ka lang sa kikitain mo, aasa ka lang sa trabaho mo. Kung walang sahod, wala kang kita, hindi katulad na may mga skilled ka na pwede mo apply. Lalo na mag-aral ka, example, ano ka sa Pilipinas, electrician o plumber o carpentero o anong bagay dyan na skilled ka o shift ka. Dito, magkuha ka lang ng short courses, pwede mo nang i-apply kasi dito sa ibang bansa, lalo na dito sa UK, stricto pag wala kang certificate, wala kang ipakita sa kanila. Isa rin yun.
So, kaya sabi ko sa inyo, ang negosyo, isa sa pinakamaganda na klaseng gawin mo sa buhay mo. Kasi yung negosyo, kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka. Yun ang maganda sa negosyo. At saka yung tip ko sa mga bago magnegosyo, number one dyan, kailangan na wala ka talagang, kung pwede lang talaga, wala kang bisyo. Iwasan mong bisyo. Number one, sugal. Pang babae. At saka overspending. Yung kahit mga ano ka sa mga barkada mo, konting kwan lang, sige, inom tayo. Sige, labas tayo. Walang problema to. Ako bala. Lasing ka. Pag lasing ka, sige. Pagkita mo, walang problema. Sky's the limit tayo. Kinabukasan, wala ka. Yun ang problema. Number one kasi, pag hindi ka magaling o kaya hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo dahil sa bisyo, huwag ka na naman negosyo, maniwala ka. Sayang lang yung pagod mo, pera mo, at mga bagay na inipon mo. Malalagay lang yan sa wala. Kaya, yun ang payo ko. Disiplinahin mo muna yung sarili mo. Kung kaya mong disiplinahin yung sarili mo, pwede ka na magnegosyo. At saka yung taong inasahan mo, dapat wala ring bisyo. Dapat mabait, at saka honest, at saka mapagkatiwalaan mo talaga. Kahit na, kasi minsan kahit na kamag-anak mo, kapatid mo, o kahit sino dyan, na kung naalanganin ka sa kanila, huwag mo na lang ituloy na iwan mo yung negosyo sa kanila o sila yung ipamanage mo. Kasi pag dito tayo sa abroad, yung number one natin palagi inisip, dapat magnegosyo tayo sa Pilipinas. Siguraduhin mo yung negosyo mo. Dapat yung negosyo mo sa Pilipinas, maasahan mo yung taong iiwanan mo. Pero ito yung isang mapapayo ko sa mga OFW at saka mga taga-abroad na mga Pilipino, na isa sa pinakamagandang negosyo sa Pilipinas ay boarding house o apartment. Talaga, kahit nag-invest ka ng malaki, pero hindi ka natagilid dyan. Alam mo kung bakit? Kasi yung apartment o boarding house o ng mga estudyante, pag naumpisan mo na yan, pag napatayo mo na yan, buwan-buwan lang talaga yung hintayin mo dyan. O kaya nagbili ka ng lupa, paupahan mo, buwan-buwan, tumatanggap ka ng renta. Hindi katulad ng mga negosyo na restaurant. Yung restaurant talaga napakahirap na negosyo. Mas maganda yung restaurant kung nandyan ka. At saka dapat nakatutok ka talaga yan. Hindi pwedeng iwanan mo sa mga kung sino-sino lang. Lalo na dapat talaga yung restaurant na negosyo mo, may alam ka rin, may knowledge ka, magaling ka magluto. Huwag mong iasa yung, minsan huwag mong iasa sa mga magagaling mong chef o tagaluto. Kasi minsan pag iwanan ka, wala ka talaga. Dapat kahit papano mayroong knowledge ka. Kasi kung wala sila, full absent sila, hindi sila nakapasok, kahit papano, nandun ka. Hindi kang mag-ano sa kanila o malalay sa kanila. Kung hindi ka rin magaling magluto, dapat kasi sa isang negosyo may alam ka, related yung skilled mo related sa ininegosyo mo. Kasi kung iasa mo lang sa mga tao, ay negosyo tayo ganito kasi magaling ako ganito, pagdating ng time, lalaki yung ulo yan, magdi-demand na yan, o kaya baka gagamitin ka lang para mapatayo siya ng sarili niya rin negosyo. Maraming nangyayari dyan, kaya mag-ingat tayo dyan. At saka yun ang payo ko, dapat apartment at saka boarding house, yun ang pinakamagandang negosyo sa isang OFW. At saka yung ano mo lang dyan, maintenance. Madali lang naman kumuha ng mga karpentero dyan. Sabihin mo, may papaayos lang ako sa'yo. Mura lang naman yung kwan sa atin, yung labor ng mga kwan sa atin. Diba? So, yun. At saka number one, bago ka maglagay ng isang apartment o kaya boarding house, dapat maganda yung location.
Kasi kung naglagay ka sa isang lugar na hindi maganda, sayang lang talaga yung pinatayo mo. Walang mangyari dyan. Hintayin mo pa siguro maglagay ng mall dyan bago ka sisikat, bago ka asenso, bago magdumami yung borders mo. So walang kwenta rin pag hindi maganda yung location. Kaya isa yung pinayo ko, yung boarding house at saka apartment. Kasi yun na lang talaga yung isa sa mga negosyo na pwede nating asahan. Maasahan natin sa dahil nasa labas tayo. Mahirap kasi yung negosyo na iba. So saka sabi nila, magsabi kayo na, oh, wala naman kaming pera, wala naman kaming ganito. Eh, paano pa tayo ng apartment? O kaya kami makabili ng lupa? O kaya paano kami magpatayo ng boarding house? Eh, kung wala tayong ganyan, mas mabuti siguro mag-ipon muna tayo bago tayo magpatayo ng ganyan. Diba? At saka sa mga apartment, sample may lupa na kayo o nakabili kayo ng lupa, dandaan na muna. O kaya boarding house. Mga tag-isang unit lang muna, dandaan lang hanggang lumago. Yun lang naman ang discarte dyan. Wag biglain kasi alanganin sa pera. So yun lang muna yung gagawin. At saka isa sa mga magandang negosyo yan kasi alam mo kung bakit. Lalo na tayo mga balikbayan o kaya nasa OFW tayo sa ibang bansa. Kasi yung inisip palagi natin paano tayo makaon sa kahirapan. Hanggang kailan tayo magtrabaho sa abroad? Hanggang kailan natin makita yung mga pamilya natin? Hanggang kailan tayo maka-celebrate ng Pasko? Hanggang kailan tayo pwedeng masama natin yung ating pamilya? Kasi makasama lang naman natin pag umuwi tayo ng Pilipinas. Maliban na lang yung mga pamilya nila na nandito na sa abroad. So, yun ang problema. Inisip natin palagi hanggang matapos na lang na siguro to yung trabaho natin, tsaka tayo makaroon ng pension, tsaka tayo mag-enjoy. Diba? Kasi sa abroad, yun palagi inisip natin. Pag-asa na lang natin yung pension natin. Yun na lang ang pinaka magandang matanggap natin sa ating pagsisakripisyo sa pagtatrabaho. So yung problema kasi minsan, inintay pa natin na karoon tayo ng pension bago tayo kalabas sa ating pagtatrabaho. Sabihin natin na, di bali, pagdating ko ng retirement ko, tsaka na ako mag-enjoy. Paano kung nag-enjoy ka pagdating ng retirement mo? Nag-enjoy ka lang ng ilang buwan, ilang weeks, ilang taon. Kasi hindi mo alam, marami ka ng sakit, marami ka ng inindang na sakit. Bigla ka lang na hospital. Paano mo matususan yung mga mahal mo sa buhay na umaasa pa rin sa'yo? Alam mo kasi minsan tayo, kahit sabihin natin na pensioner na tayo, hindi natin pwedeng sabihin na masaya na tayo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lang sarili naman natin yung inisip natin. Marami pa tayong kamag-anak o mga mahal sa buhay na sa paligid natin. So, hindi pwedeng hindi natin sila tulungan. Tumutulong pa rin tayo. So, paano natin ma-enjoy yung ating pension, yung retirement? At saka, yung katawan natin, iba na. Hindi na katulad ng dati. Hindi ka na makakain ng ganito. Hindi ka na makakain ng marami. Hindi ka na makalakad ng malayo. So, paano mo masabi yung retirement mo, masaya ka na? Na-enjoy mo? Insan nga, hindi pa nga nakaabot ng retirement nila, wala na sila kasi, o kaya lumpo na sila, o kaya disabled na sila. Yun ang problema kasi may mga karamdaman. Habang tumatanda tayo, humihina yung katawan natin. So, yun ang isa sa mga magandang tip ko sa inyo, yung magpatayo ng apartment o kaya boarding house kasi parang pension na natin yun eh. Pag nakuha natin yun, pang negosyo ng ganyan, kahit anong oras, parang pwede mo nang sabihin na retirement mo na yun. O kaya pension mo na yun. Parang gumawa ka ng sarili mong pension, private pension. Yun ang pinakamaganda sa negosyo na apartment. Buwan-buwan naghihintay ka lang ng iyong monthly na pera.
So, sa pension, kung ano kahaba yung trabaho mo, ilang years ka nagtatrabaho, o ano kalaki yung binabayad mo, so yun ang ibabalik sa iyo. So, hindi katulad ng negosyo na apartment, kung marami kang unit, marami kang boarding house, marami kang lupa na nabili na nagre-rent sa iyo, ibig sabihin, lumalago rin yung kita mo. Hindi katulad ng pension na stable na talaga, stable na. Pag kung yan yung pension mo, let's say sabihin natin 30 to 40,000 pag sa ibang bansa ka, lalo na yung mga balikbayan, 30,000, 40,000, or let's say 50,000 a month, okay naman yun. Pero stable lang siya. Hanggang kailan, hanggang buhay ka, stable siya. At saka hindi mo pwedeng ipamana sa mga anak mo, yung kita mo. At saka sa ganyang negosyo, maganda dyan kasi hindi lang sarili mo yung pinipensyonan mo. Pati pamilya mo, buong pamilya mo, tumatanggap ng pension din galing sa'yo. Kasi makatulong ka sa kanila. Hindi katulad sa pension na ikaw, sarili mo lang yung makatanggap ng pension. Tapos pagdating ng panahon na ikaw ay wala na, hindi mo pwedeng ipasa sa kanila. Hindi katulad yan sa mga ganyang negosyo na pag wala ka na, pwede mo ipamana sa kanila. Yun ang maganda sa ganyang negosyo ng mga apartment at saka boarding house. So yun lang. So yun lang muna yung itip natin sa mga sa ngayon. Tingnan natin kung ano pang pwede natin i-share o i-advise sa for the next. So yun ang pinaka magandang gawin. At saka sa inyo na yan, kung paano nyo i-handle o paano nyo tanggapin yung in-advise ko sa inyo. Sa akin lang naman, payo ko yan eh. Payo ko lang naman yan. At saka sarili kong opinion yan. Kung may mga sarili rin yung kayong opinion sa mga ating manunood, pwede naman kayo mag-comment dyan kung ano pang pinakamagandang gagawin. Kasi lalo na sa mga negosyo, pag baguhan ka, mahirap talaga, napakahirap ang umpisa, lalo na wala kang alam, wala kang idea, kulang ka sa experience, mahirap. Hindi katulad ng mga tao na biyasa na sa negosyo, alam na nila yung mga diskarte dyan, alam nila kung anong gagawin. At saka kung sample nagnegosyo kayo, nalugi kayo o ano, okay lang yan. Hindi mo sabihin sa sarili mo na katapusan mo na o hopeless ka na talaga. Hanggang buhay may pag-asa, yun ang sabihin ko. At saka i-consider mo na lang yan na charge to experience. At least sa susunod may idea ka na kung paano mag ano. Halos lahat naman ng nagnegosyo may mga ano yan eh, may mga failed din yan. Hindi tayo perfecto, no? So kahit paano, basta itong nung sabi ko, bawat bago magnegosyo, magsuri muna, magresearch muna, magkuha muna ng kaalaman galing sa iba o galing sa mga kung sino-sino mga tao na naka-experience na may mga negosyo na dati ng ganyan. Isa rin yan. So hello guys, so this is Ranger of Rangers. Sa mga baguhan sa channel ko, please subscribe my channel and leave your comment below and please share if you like, okay? And Merry Christmas and advance Happy New Year, okay? I'll see you in my next vlog. Bye.